mahirap, Alan, because aside from the procedure itself, the kidney transplant, merong 3 months mandatory isolation period for transplant patients. And the purpose of that is to avoid the rejection and infection. Kasi yung mga kidney transplant patients, immunocompromised sila eh. Tapos, tulad ko, may mga comorbidities pa ako, senior citizen, diabetic, etc., etc. Ang ma-share ko lang sa mga dadaan sa pinagdaanan ko is keep the faith. Never lose faith. Keep the faith and unang burol ni Mike Enriquez dinagsa ng mga sikat na personalidad. Dinagsa ng mga sikat na personalidad ang unang burol ng sikat na broadcaster sa bansa na si Mike Enriquez. Nagulantang nga ang lahat sa bigla ang pagpanaw ng nasabing broadcaster. Pumanaw na ang veteran TV host at radio broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 72 anyos ngayong araw Martes, 29 ng Agosto. Samantala, noong nakaraang taon ay nabiktima rin ng death hoax ang naturang broadcaster parang apoy na mabilis na kumalat ang balitang sumakabilang buhay ang veteranong broadcaster na si Mike Enriquez noong November 10, 2022 dahil sa Facebook post ng ilang celebrities. Pero mabilis na pinabulaanan ng GMA Network ang fake news dahil buhay na buhay si Mike. Excuse me po, pero walang katotohanan ang balitang pumanaw ang batikang newscaster na si Mike Enriquez noong November 10, 2022. Buhay na buhay si Mike. Parang apoy na mabilis na kumalat ang balitang sumakabilang buhay si Mike dahil sa Facebook post ng singer na si Richard Merck na nakiramay sa di umano'y naulilang pamilya ng Kapuso broadcast journalist. Nakasaad sa Facebook post ni Richard, "Rest in peace Tito Mike. We will all miss you. A great loss to the news industry. Love you Tito. My sincere condolences to your loving family and friends. Enjoy the company of our dear creator in heaven." Itinanggi nila ang balita dahil buhay na buhay raw si Mike at kasalukuyan itong nasa tahanan nila ng kanyang asawa. Nang hingin namin ang reaksyon ni Richard, sinabi nitong nakita lamang niya ang Facebook post ng character actress na si Lolly Mara, na kaibigan umano ng asawa ni Mike. Nang silipin namin ang Facebook account ni Lolly, hindi pa niya binubura ang kanyang post tungkol sa di umano'y pagpanaw ni Mike. Nakasaad dito, "This photo with Mike Enriquez and his wife was taken 3 years ago at Nora Trejano's B-Day. I'm glad I saw Mike after many years and now he's happy in heaven with the Lord. Rest in peace dear Mike." Makalipas ang isang oras, muling nag-post si Lolly tungkol kay Mike upang humingi ng paumanhin dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. "Some persons told me that Mike Enriquez is very much alive. The news I got about his passing was few years ago. Many condoled and no one said otherwise. I'm very very sorry if it was a fake news. Forgive me Mike. Saves que te quiero mucho mi amor." Sa Tagalog, "Alam mo na mahal kita my love," ang paumanhing ipinarating ni Lolly kay Mike. Mismong si Mike ang sumagot sa mga tawag sa kanyang mobile phone mula sa mga kaibigan niyang nag-alala nang makarating sa kanila ang malungkot ngunit ipinagpapasalamat nilang isang fake news lamang. "I'm alive." Bungad na sagot ni Mike sa mga tumawag sa kanya sa mobile phone niya, kabilang ang kanyang kapwa Kapuso broadcaster na si Arnold Clavia. Nag-post din si Arnold sa FB page nito upang ipaalam na, fake news, ang kumakalat na balita tungkol sa pagkamatay ni Mike. Sabi niya, "Mga minamahal, nakausap ko po si Ama, Mr. Mike Enriquez. Buhay na buhay at ang kanyang mensahe, fake news. Hindi masisi ang pagkabahala at pagkagulat na reaksyon ng publiko tungkol sa kumalat na balita dahil matagal nang hindi napapanood si Mike sa 24 na oras. May kinalaman ito sa kanyang medical leave. Mula nang sumailalim siya sa kidney transplant procedure noong December 2021.